Hello everyone! Kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre naman guys, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutan i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Syempre kung nasan man nga kayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and magingit tayong lahat, okay? So yun na nga, panibagong video na naman for today. And syempre, sobrang excited na naman tayo. Alam niyo naman yan, lagi naman tayong excited, lagi naman tayong maingay. Pero bago ko simulan ng lahat guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa my description. I-like nyo na yan, mag-share na rin kayo, and of course, mag-comment na rin kayo para sa mga susunod pa natin mga future videos. And syempre, amazing, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat and thank you so much sa inyong never-ending support and undying support, of course, kay Amazing Janus at sa panonood ng aking mga reaction video. And syempre guys, ayan, huwag niyong kalimutang i-subscribe, of course, ang ama ng Kalingap, of course, Sir Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rap, grabe, ayan, isa yun sa mga ina-admire ko talaga guys, si Rap, grabe. Alam nyo, kahit nagre-react talaga ako sa Russia, lagi ko pinapanood yung mga vlogs din, as in sa totoo lang, lalo na yung pagtulong niya, grabe, sobrang nakaka-inspire lang talaga. And of course guys, si Rowell of Malalag, na naman talagang namamayagpag ang YouTube channel at sobrang nagmamahal. Don't forget to subscribe his YouTube channel. Of course, guys, Tilanga Rachel Morales Vlog, supportahan nyo. Ayan, may panibago rin yung upload. Sana lagi nyong supportahan. I-share nyo ang kanilang mga videos. And of course, guys, lahat ng mga Kalingap reactors, supportahan nyo rin. And of course, lahat ng Team Kalingap, okay, lahat ng mga charity vloggers, supportahan nyo silang lahat. Okay, so yun na nga. Grabe, guys. Sobra lang. Kasi sobrang, ano, sobrang grabe lang. Parang nagkakamutay dito. Grabe lang, yung ginawan kong last reaction video, grabe yung naging emotions ko dun. Sabi ko nga, naging masaya ako at the end of the video. As in, umiyak talaga ako. Well, grabe naman kasi talaga yung video na yun. And now, and for today guys, ayan, na-reaction na natin yung episode 5. And sobrang na-excite na ako dito hanggang sa matapos natin hanggang episode 10. Sobrang exciting naman, kaya sobrang eto na. Talagang gustong-gusto ko na itong gawan. Kaya sabayan nyo ako lahat and panoorin na natin to. Let's go! Sa ating channel. So, ito na nga mga Kalingap. Tuloy na po ang Kalingap series. Salamat kay Kuya Val kasi pinitulutan niya tayo muli na matuloy ang Kalingap series. So, maraming salamat po sa sumusuporta sa akin, kay Kuya Val, at sa lahat po na nandito ngayon sa ating cameraman, si Kuya David Vlogs. Sa ating mga artista, si Rowell Malalag, at sa lahat po ng Kalinga Partners. Thank you so much sa inyo, sa mga senior, mga young adult, young professional, youth, na mga nag-aabang po ng Kalingap Serye. Heto na po, tuloy na po. And thank you so much mga Kalingap, kasi ayan, pati ako talagang masaya ako, kasi ako talaga gusto kong matuloy itong Kalingap Serye, para na rin sa mga batang natutulungan natin, sa ating mga extra, mga artista, mga napopromote natin na Kalinga Partners. So masaya po ako. Di lang pa, kasi ito ay di naman po ito para sa amin, kundi para din po sa inyong lahat, para sa mga viewers and para sa mga artista natin ng mga natutulungan. Ano po? So thank you so much yung mga Kalinga. Siyempre, thank you kay Lord dahil andito natuloy ang Kalinga Serye. Ay, andito na pala si Insan. Na alam nyo! Iba pa rin talaga yung impact ng video na to eh, sa totoo lang. Kaya sobrang gustong-gusto ko siyang panoorin kahit saan naman eh. Kahit na nagsimula pa naman akong manood ng serye nila from episode 1, season 1. Grabe, sobrang ibang klaseng naging impact sa akin. And totoo yung sinasabi nyo guys, kailangan mo talaga siyang panoorin from the very start para maintindihan mo at mas mahalin mo talaga yung dalawa na yan. And sobrang amazed ako how Rob, ano, na magsalita. Alam niyo yan, talagang, di ba, dinededicate ka sa lahat ng mga viewers, which is very good yun para sa ating lahat, sa totoo lang. Tuloy na natin! Bakit ba ako'y laging ganito? Kumusta, Insan? Hello, okay. Yan. So, syempre, salamat, Insan, kasi yun, nag-voice out ka, pinagtanggol mo si Kuya Val sa mga, yun, sa mga hindi pa siya masyadong kilala, ano? Oo. Oo, guys,
anong nangyari dito? Bakit niya pinagtanggol si Sir Val? Bakit may mga ganyang comment? Ano bang nangyari nung eksena that moment? I-comment niya na! Kasi yung iba naman ay di pa kilala si Kuya Val kung saan tayong lahat ay nagmula. Ano? Oh, kaya isang malaking karangalan din mga kalingap na yun sa aking live do na for clarification yun. No? Hindi ko man talagang pinatulan yung mga iba. Sa akin lang is para maintindihan nila kung ano talaga si Kuya Bat, kung sino talaga. So ayun, medyo yung mga supporters ko talagang naliwanagan po sila. Thank you so, sa pagkaintindi nila. Thank you so much. Nila. Guys, ano yun? Yung in-explain ni Ruel na yan? Comment niya sa akin ha. Ano yun? Alam mo yan! Kasi talagang believe din ako sa kanilang malawak yung pag-iisip nila, marunong silang umintindi. So ito na, no, talagang naputol na yung hidwaan. Kumbaga, kasi ganyan. Wala naman tayong hidwaan sa amin dalawa ni Pinsan. Oo. Kasi isa lang naman yung layunin namin. Saka magpinsan kami. Oo. Although bira kami magkita kasi ito masipag din. May kanya-kanya kami vlog. Yeah. Nag-scout din siya. So hindi ibig sabihin na bira kami magsama ay kumbaga may pagitan. Oo. May pagitan kasi alam nyo, itong mga nangyayari ngayon, which is nangyayari din ngayon, in present, di ba? Ngayon, after nung matapos ng serye nila, ayan, di ba, nawala na si Rachel sa ano, Calling Up Angels, tapos si Ruel nagpunta na ng Daet, alam nyo, tapos madalas nandun siya kay, ano, nagpunta siya ng Daet, tapos ngayon nandun na siya kay Rachel sa lugar nila Rachel, doon na rin siya nag-i-scout, nagsasariling vlog na rin si Ruel, di ba? As a charity vlogger, di ba? Napalayo rin siya kay Larab, di ba? Which is, guys, ini-issuehan nyo rin. Pero, guys, eto na rin yung sagot eh. Alam nyo, magpinsan yan, and never yan mag-aaway. Kapag magkadugo yan, never yan mag-aaway, guys. Well, oo, may mga times talaga na merong magkamag-anak or magpinsan na hindi nakakanuan. Pero, guys, at the end of the day, family pa rin sila, di ba? Kaya alam nyo yun, kahit anong panghidwaan yan, at the end of the day, magiging at magiging okay yan. And wala naman talagang issue, di ba? Tayo lang yung gumagawa. Yung mga tao dyan, mga viewers, diba? Which is hindi nila alam na, alam nyo yun, don't create something na alam nyo, hindi nyo naman kayang panindigan at the end of the day, parang nag-aksaya lang kayo ng oras, diba? Just be happy na lang. Ganon! Huh? Siyempre, gusto ko rin talagang ito, si Insan, matulungan. Siyempre, kadugo ko yan. Siyempre, mas una kong tutulungan, siyempre, yung mga kadugo ko, si Edu, diba? Si Dan. Kaya ayun, walang gumawa ng issue na may ganun nangyayari na inaapi din namin siya. Wala po, lahat po kami ay ano dito, magkakasundo po. Ayun. So maraming salamat po, maraming salamat din Insan, ano? Ayan. So ayun nga mga Kalingap, tuloy na ang Kalingap Sere. Insan, baka may gusto kang sabihin sa akin kasi since maraming controversial yung last episode natin, episode 4. So baka meron kang suggestion sa akin at sa amin. Sa akin, Insan, gusto ko lamang i-clarify yung episode 4, no? Kasi although tayo mga ano, social influencer o mga social media public figure, talagang tinatanggap din natin yung mga ano, mga nagko-comment, no? Na-appreciate din namin opinion nila. Although yung comment mga Kalingap is talagang hindi naman siya talagang negative, no? Sa akin lang mga Kalingap, gusto ko lang i-clarify yung in-advice ni Dr. Love doon kay Rachel. Kasi talagang accepted natin mga Kalingap na meron din siyang merong mali doon, no, sa kanyang pag-advise. Ang sa akin mga Kalingap, dapat di niya in general yung mga babae, no? Ang sa kanya is nag-focus doon sa kanyang sarili, sa kanyang true to life experience. Ang sa akin lang, since si Rachel man yung kaharap niya, siya yung binibigyan niya ng advice. Sa akin lang, dapat din yung bagay din kay Rachel ng mga advice, no? Alam naman natin si Rachel yung kanyang ugali. So, yun lamang, no? At maraming salamat din sa mga nagko-comment diyan na talagang concerned sila sa emotional aspect ni Rachel. Hoy, ayan na 'yon, nag-comment pala ang Ruel diyan. Hoy! Oo, 'di ba? Inayin eh, tumpak na tumpak yung sinabi ni Ruel, 'di ba? Hindi dapat in general, 'di ba? Kailangan many to mention dapat, 'di ba? Alam niyo 'yun, huwag kang maging general kapag meron kang ina-advise or may binibitawan na salita. Hindi kailangan merong specific, kailangan sasabihin mo na hindi lahat ganoon, 'di ba? Merong may mga ganoon, pero hindi naman lahat. Kasi guys, 'di ba, alam niyo 'yun, kung ikaw babae ka and then you will heard some advices na ganyan, which is alam nyo naman sa sarili nyo na hindi kayo yun. Well,
for sure magre-react tayo at magbibigay talaga tayo ng opinion. 'Di ba? Kasi nga, and guys, eto ha, disclaimer lang. Okay, since matagal na naman tong video na to, okay, I'm just reacting lang dun sa video sa napapanood ko. Okay, so nothing serious. Okay, it's my opinion din. Kaya nga sabi ni Roel, guys, lahat tayo may kanya-kanyang opinion and we need to accept that opinion, 'di ba? Pero kailangan iniisip nga natin yung binibitawan nating salita. Pero guys, sa totoo lang, that previous video na ginawan ko ng reaction video, sabi ko nga dapat hindi mo talaga nilalahat. Okay, kailangan sasabihin mo doon is hindi mo nilalahat, which is meron talaga na ganun, meron namang hindi, meron namang okay, 'di ba? Para at least sa mga viewers naman is hindi naman sila maapektuhan, 'di ba? You need to think that kung anong bibitawan mong salita. 'Di ba? Kaya naman pala galit-galit. And well, guys, sa totoo lang, kung ako si Rachel that moment na sinasabihin, well, masasaktan din talaga ako if I know to myself na hindi ako ganun. Para sino ba yung tao na yun para magsalita ng ganun? Well, hindi naman niya sinasabi directly kay Rachel. Pero guys, nagbibigay ng advice. Pero guys, alam niyo yun, parang doon na rin yun eh. Well, tinutumpak eh. Kaya parang nakakainis lang. Well, okay lang. Kasi wala na rin naman, matagal na rin yung video. Kumbaga, we learn for this video naman, for that video naman before, diba? Well, tuloy natin. Tapos niya, Dr. Love, dahan-dahan ka sa panel tabo. Ano sabi mo doon? Hindi pwede. Kung ano yung experience ko sa buhay, yun talagang sasabihin ko. Alam naman magsasalita ako ng malumanay, gayong yun ay nangyari sa buhay ko. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin dito. Hindi tayo pwede paligoy-ligoy. Talagang totohanan tayo. Okay. Lahat naman ang sinabi ko, totoo lahat yun. Yung niloko ko ng mga bata, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Lahat sila, pira ko lang hinabol. Naubos na pira ko sa kanila eh. Eh alam naman, matuwa ako doon sa mga ginawa nila sa akin. Hindi talaga pwede, napaguhin ko yung mga nakaraan ko dahil yun talaga yung totoong nangyari sa buhay ko. Kaya, totohanan tayo. Wala tayong babaguhin doon sa mga sinabi ko dahil yun ay totoo naman talaga nangyari sa buhay ko. Ayun naman, Dr. Love. Bakit naman? Sisimulan pa lang yung seri eh. Mamaya, makancel na naman tayo. Ay, wala akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko rito yung sarili ko, yung totoo nangyari sa buhay ko. Hindi. Ayaw ko yung papaligoy-ligoy ako sa kanila. Hinay lang muna tayo ngayon. Totoong lahat baka nangyari mamaya, sa buhay mga ay, wala akong pakialam sa kanila. Dr. Love, maawa ka naman sa mga artista natin. Ikaw talaga, na sa mga ikaw nangunguna ka sa mga limatok. Dito, alam ko na naman. Mawawalan sila ang trabaho. Alam mo pare, yung nangyari sa buhay natin na tatlo tayo ni Kalingap Tata na limatok tayo, nalamay ako. Dapat inisipin mo yung makakarap. Wala ka pang alam sa iniisip nila. Ang iniisip ko yung sarili. Kasi nakaarap po mga yan, dapat nawa. Yung totoo lang ako, wala akong sinasabi na hindi ka sinulingan dito. Puro katotohanan tayo. Hoy, ako ha. Well, okay, sige. Andun tayo to the point na okay. You are telling about stories dun regarding sa sarili mo. Diba, what happened to your life before, yung mga experience mo, nung nagmamahal ka pa, nung nasaktan ka, nung may mga nakarelasyon ka. Well, okay, diba? He's being honest naman dun sa sinasabi niya this moment, dito sa pinapanood natin. Pero guys, para sa akin kasi ha, akin lang, opinion ka lang din na, ba? Diba? If you are a viewer and you are watching this kind of video and then tapos ganyan yung mga sinasabi, well, nakakanega, ba? Diba? Nakakanega kasi, ba? Diba? Minsan kasi, okay, magaling din na maging totoo ka, ba? Diba? In good aspect naman, ba? Diba? Hindi yung parang, okay, you are being honest, pero meron mga negative na parang pumapasok sa utak ng tao, which is hindi yun maganda para sa akin, ha? Sa akin lang, ha? Sa akin lang, ewan ko sa inyo, pero yun lang yung opinion ko. Well, tuloy natin. Hindi, alimato ko na, eh. Madadama, mas maging alimato ko dito. Kasi kung ang sinasabi ko dito, puro katotohanan lang. Wala akong sinasabi na kasi nungalingan dito. Ikaw, nabansagan ka na ng kalimatok. Nadadamay na nga. Sus, kaliyak, tiyata, tinamang tata. Oh, nadamay na. Uy, uy, tata! Uy, wala ka na naman. Ilang bata ang nanloko sa akin. Naiintindihan natin yung personal experience mo, so, pero kailangan natin pong gawin ng mga... Eh, kung maglulumanay ako dito, pare, wala na kung tatay na gawin natin kasi sa sinasabi niya. Kaya, tama naman si... Hindi ka, kasi pare, ganito, pag ako, magiging mabait ako masyado dito, walang kwenta na ginagawa natin dito. Kasi parang kikinig ka ng pinit yung gusto mo eh. Makalma lang. Kalma naman ako. Ito talaga ako. Yung true life mo na medyo... True life talaga to. Ano ba ang true life na hinahanap nyo? Ito talaga ako. Hindi nyo na ako pwedeng baguhin pa. Sabihin, kahit nabash ka na di mo inintindi yun, talagang ano ka sa ano mo, sa sarili mo opinion. Kasi ang katotohanan talaga, based on my experience, yun ang sinasabi ko. Ngayon,
Hindi ko naman sinasabi nun sa mga tao na sundan nila yung ginawa ko. Ang akin dito, yung experience ng buhay ko, na kung paano ilang bisis ako niloko ng mga babae, ng mga batang babae, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Paano naman si... Uy guys ha, alam nyo kasi yung previous video kasi, which is yung pinanood ko nung last reaction ko. That moment kasi is nagbibigay ng advice kay Rowell, which is alam nyo yun, parang that moment na nagsasalita siya, parang pinapoint niya kaagad na yun dapat yung gawin ni Rowell, which is hindi naman, diba? Para sa akin lang ha, kasi nga diba parang kiniklaim niya na kaagad and ini-specify niya na kaagad na yun dapat yung gawin ni Rowell, diba? Oh, para sa akin, sige, advice din. Pero parang doon, that moment, kasi parang sinasabi niya kay Rowell na, alo, parang ang pinapasok niya sa utak ni Rowell, like, na parang ganun din yung baka mangyari kay Rowell, diba? Which is, guys, hindi naman kasi natin alam kung anong mangyayari. Iba si Rowell, iba si Rachel, diba? Iba yung qualities nila. Iba naman yung pwede mangyari sila. Hindi naman lahat ng nangyari sa tao na, sa kanya, mangyayari din sa kanila in future, diba? Para hindi man tayo pare-pareho ng nangyayari sa buhay natin or in the future, hindi naman tayo pare-pareho ng mararanasan natin, 'di ba? Well, alam niyo, iba-iba, 'di ba? Kaya for sure magko-comment talaga 'yung mga tao. Well, ako nga ngayon nagko-comment ako. Dr. La, paano naman si Rachel? Siyempre, nasasaktan din naman 'yung bata sa mga pinagsasabi mo. Para sa akin kasi, Tere, mas maganda kung humanap na lang si Dodo ng kasing edad niya. Bakit naman? Kasi masyadong bata si Rachel para sa kanya. Tama ba? Hindi naman po, Dr. Love. Hindi niyo man po kilala si Rachel. Tama! Buhay niya. Mismo ako nakasaksi kung gaano siya ka-family oriented. Huwag mong ibahin, huwag mo akong igaya sa mga karanasan mo noon. Tama! Kasi magkaiba tayo ng buhay. Kagaya ni Kuya Rich Falcon, mas bata yung kanyang napapangasawa ngayon. So anong nangyari sa kanyang buhay? Masaya. So, wag mong igaya lahat ng mga tao, Dr. Love, kasi lahat ng mga tao may kanya-kanyang buhay. Oh, andiyan na pala si Rachel. Andiyan na pala. Hoy, tumpak ang Rowell. Yun na yung sinasabi ko. Well, hindi naman lahat na nangyari sa'yo ay mangyayari din sa tao. Bakit? Sino ka ba, diba? Para i-compare yung tao or i-compare mo yung sarili mo sa tao, which is on the present, diba? Alam niyo yan, hindi nga tulad-tulad. Well, okay, meron nangyayari, meron mga kinakasal, nakakatuloy, hindi nagiging okay yung samahan, meron naman, nagiging masaya sila. Minsan nga, guys, kahit mas bata pa yung karelasyon mo, yun pa yung mas mature, diba? Minsan nga, mayroong mas matanda sa'yo, pero kahit ang bata niya, ang karelasyon niya is bata, well, nagpipit pa rin yung relationship nila. It depends how you handle the relationship at kung paano nyo papatibayin yung relasyon nyo. Diba? Ganun! Tama, Kalingap. Ay, sa wakas dumating ka na. Nag-init na dito eh. Ginit na dito yung mga bangayan dito kasi may kanya-kanyang opinion. Ay, kumusta ka naman, Rachel? Okay lang po. Salamat po Kuya Rab kasi natuloy po ulit ang serye. Tsaka ano po, ako lang po ay naasahan sa bahay. Kaya po, sobrang thank you po sa inyo. Ayun naman, siyempre. Naano din ako nung napakinggan ko yung kwento ni Trixie, no? Hindi ko naman alam kasi, yun nga, tahimik ka lang naman, no? Bira ka naman magkwento. So, masaya ka na natuloy yung Kalingap serye. Sobrang saya po. Sobrang masaya. Yes, nice to see you again. Tagal din natin di nagkita-kita, no? So, ayan. Muli, nagkita-kita kami. Yung team namin, syempre, habang nag-shoot kami, masaya kami. Ito yung na-miss natin, ano? Ito yung na-miss namin. Na yung banding namin ay andito. Ito rin si Trixie. Ayan. Si Kuya Tata. Uy! Uy! Tulala ka dyan. So, Ayan, kumusta naman? Nasaktan ka ba sa mga, yun, syempre may mga dimewasan, may mga bashers, no? May mga hindi tayo nagugustuhan. Lahat tayo nagka-basher dahil, syempre, pag mas nakikilala ka, normal na darating talaga ang basher, iba hindi. Ikaw, kumusta ka? Syempre, worried din ako sa'yo bilang kuya mo, syempre, kasi beneficiary kita, one of our beneficiaries. Nag-aala talaga ako sa'yo, kaya matinanong ko si Trixie kung kumusta ka. Kasi mahirap ituloy itong Kalingap Sir kung hindi ka okay. Kaya ikaw, kumusta? Okay lang po. Medyo, syempre po, nasaktan din po ako sa mga sinasabi nila. Pero, mas kilala ko noon yung sarili ko, kaya... Oh, Dr. Lam! Yeah? Kundi, nasaktan daw.
siguro ito na yung pagkakataon para mihika ng tawad kay Rachel. Ah, wala pong dapat nahingi ng tawad sa iyo. Maghingi ka na lang ng tawad. Maghingi daw. Maghingi ka na lang ng tawad kasi wala, nga nasaktan siya. Wala nga akong dahilan. Tigas talaga nito. Hindi ako pwedeng humingi sa iyo ng tawad. Dahil yun ang lahat ng mga sinasabi ko, based lahat doon sa experience na nangyari sa buhay ko. Wala akong dahilan para humingi sa iyo ng tawad. Dr. Love, ito na kasi yung chance para... Alam nyo guys, hindi ko alam, no? Well, nakikita nyo talaga dito si Rachel how he respect other people. At yung buong respeto ibinibigay niya. Well, si Rowell, ganun din. Tignan nyo. Nagsasalita si Dr. Love. Pero kung ako yan, that moment, okay. Well, sinasabi... Hindi ko to ma-explain, sa totoo lang. Pero guys, eto ha, si Rob, tingnan nyo, sinasabi niya na that moment na okay, mag-sorry ka na lang. Well, ako ha, diba, para sa akin nakasakit ka. Well, okay, hindi mo sinabi direct to the point doon kay Rachel or kay Rowell, you're giving advices. Pero sabi ko nga kasi, that moment kasi parang pinapoint out niya that time, okay, yung advice niya na iyon ay mangyayari sa kanilang dalawa, which is yun yung pinaka hindi maganda, diba? Kasi parang kino-compare niya yung sarili niya sa dalawa na yan, which is hindi naman dapat. Iyon yung para sa akin. And guys, eto, that moment na kinakausap siya ni Rap na sinasabi niya na mag-sorry na siya kay Rachel, ganito, ganyan. Guys, tignan niyo, oh, how Rachel, he respect other people in front sa lahat ng tao na yan na nandiyan. Tignan niyo. Diba? Pero kung ako yan, guys, hoy! Hindi pwede yan sa akin. Diba? Magkakatok-tok-tok-tok talaga ako dun. As in, kasi diba, alam niyo yun, parang nasaktan na rin ako eh. Diba? And hindi lang ako, buong manonood, buong ano, nanonood sa channel ni Rob at lahat ng supporters nila that moment. Diba? Para maayos natin, no? Siyempre, nababash na si Rachel, di lang ikaw. Oh, yun pa. Ito na yung chance. Na pag naghihika ng sorry, maayos na natin. Wala nang ano. Ay, hindi naman po pwede yung ganun. Wala namang dahilan na manghingi ako sa tawad sa kanya. Ano ang problema mo? Kanina ka pa. Ha? Tama niyo. Hindi pare, ganito kasi yun. Nababasa ko rito eh. Ako ang biktima rito, hindi sila. Ha? Tapos sabihin mo, manghihingi ako ng tawad? Naintindihan natin yun. O, hindi pwede. Naintindihan ni... Ay, paano naintindihan ba nila ako sa mga nangyari sa buhay ko? Yung sobrang pagbaba sa akin. No, kanina. Totoo naman. Well, grabe guys, we are not talking about ano naman eh, sa kanya eh, that moment, diba? We're talking about Rachel and Rowell naman eh. Diba? Serye nila yun eh. Diba? Serye nilang dalawa yun. Well, okay, kasama sila sa part na yan. Diba? Pero parang yung attention napunta sa kanya, ha? Kaloka. Talaga pare. Kasi nabasa ko. Yung mga manang babasa akin eh, sakit yung ginagawa nila sa akin. Eh, ikaw dong! Humalap ka lang kasi yung edad mo. Ikaw naman, Rachel, masyado ka ng bata. Humalap ka lang kasi yung edad mo. Kasi... Tama na yan. Umalis ka! Liblato ka! Dapat tumili ka lang kasi yung edad mo. Ikaw naman, Rachel, pumili ka lang kasi yung edad mo. Hindi madaling. Ako ang nabas dito, hindi kayo. Ang kahirap naman talaga itong ginagawa. Hindi mo kasi alam. Nabas na ako rito. Ang dami nagsansap sa akin, pinaghirapan ko lahat ng yun. Tama na. Hindi! Tama na! Kaya ba ang nabas? Ako ang nabas na ang dami nagsansap sa akin. Dahil sa ginawa ko ito. Rachel! Uy, grabe ha. This video parang medyo disagree ako ha. Why guys? Kasi in front of Rachel, he's acting like that. Diba? Kahit sa front ni Trixie, mga bata pa yan guys. Diba? And kung ikaw, nasa tamang edad ka na and you are acting like that. Ako guys, hindi ko alam kung ito ay scripted or ano. Hindi ko alam ha, honestly. Pero sa totoo lang, para sa akin hindi maganda yung video. Why? Kasi diba, in front of Rachel and in front of Trixie, diba, he's acting like that, which is not normal. Diba? Kasi kung ikaw, nasa tamang edad ka na, and you know yourself, diba, alam mo yung tama at mali, diba, don't show to other people, especially sa mga bata. Diba? Para sa akin lang ha, in my opinion lang ha. Well guys, alam nyo, kung bago lang tong video na to, baka nakapag-away na ako. Grabe. As in, guys. Pero I will convert this video sa pagiging positive. Kasi ayokong maging mega sa totoo lang. Tuloy natin. Magsalita ka rin. Di ba tama din yung opinion ko? Nababas ako dahil dito eh. Magsalita ka rin at anong sabihin mo yung opinion mo? Sige na! Magsalita ka na! Para mapanood nila yung mga sinasabi mo. Sige na! Magsalita ka na! Sabihin mo sa kanila na totoo opinion ko. Mahal ko po si Rowell. Oh!
Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Bro, sundan mo, bro. Sundan mo, sundan mo. Maya! Sana that moment, this moment, nangyari ngayon, no? Oh my God! Bakit? Hoy, ano yan? Ayoko na sa mga talaga magkaganyang maus. Hoy! Ano yan? Grabe! Yung pagkakasabi ni Rizal lang, mahal ko po si Noel. Guys, ramdam ko eh. Mahal ko si Noel. Ramdam ko yun. Kasi mo, oh. Alam nyo ha, okay. Parang naandito na ako sa middle ng video na to. Okay. Pero guys, sa sobrang inis ko, okay, tapos tatapalan ng ganito. Awi lahat eh. Parang iba yung dating ng dalawa na to. Sa totoo lang, as in, and grabe, mahal ko po si Noel. Hoy! Sana all talaga. Tapos yung eksena to. Uy! Tulino ka. Magkaganyo. Ay, nako! Lagi kitang inaalala. Anong sabi mo kanina? Hoy! Sandali! Hindi ko kinakala kung ano magiging eksena after this! Ito na! Ready na ba ang puso ko? Sali natin! Wala! Eh, may sinabi ka. Marami kami nakarinig kanina. Andun si Kalinga Prop at si Trixie. Ano yun? Wala yun. Go, sige na. Wala. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Wala akong sinabi. May sinabi ka. Wala. Liga, ano nga yun? Ang gulo kasi nila. Kalimutan mo yun. Eh, sige na. Gusto kong ulit marinig. Sabihin mo ngayon. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Go, sige na. Go. Sabihin mo sa akin. Tayo lang dito ngayon. Kalimutan mo na yun. Gaano nga yun? Yung kanina, yung kanina sinabi mo doon. Alin? Rowell? Hindi, ano pa? Meron ba yun? Yung pinakauna? Po? Hindi. Sige na. Ulitin mo. Lahat-lahat. Hoy! Ang ingay! Grabe yun, no? Etong moment na to, alam mo yun, bakit ko lang ito pinanood? Ngayon lang, mas gusto ko to kaysa yung mga nangyayari ngayon. Kasi guys, grabe, parang nasa realidad yan na ako ngayon eh. Like, nung paggawa ko ng reaction video. Why, guys? Kasi ang dami ko nang napanood na eksena nila. And itong pag-eksena na to, ito yung gustong-gusto ko mangyari in present, which is nangyari na pala before. Diba, alam niyo yun? And yung pagpilit ni Rowell, huwag sabihin mo, ano yung sinabi mo? Tayo lang yung dalawa dito. Wala nang nakakarinig na kahit sino? Tayong dalawa na lang. Sabihin mo na. Grabe naman. Sulit. Sulit natin. Mahal? Sige, diretso pa. Mahal kita. Bakit ba ako'y laging ganito? Bilang kaibigan. Muna. Lagi akong di mo pinapansin. Para na. Hindi ako talagang nabigla ako kanina. Guys, kaibigan man yan o ano man yan, hindi ako na-disappoint. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang, kasi yung pagsabi ni Rachel lang mahal kita, alam ko, totoo yun eh. Totoo na yun at ngayon, mas totoo na yan. I-claim ko na yan, grabe. Sinabi mo? Ha? Sa sobrang daming tao. Hindi, joke lang. Tara, gutom na ako, finalize. Tayo. Ha?
Tara, tunog. May nakadulo. Ano bang meron dito? Ano bang meron? Mga sasakyan. Ano bang kakainin natin yung sasakyan? Hindi. Ewan. Kasi mga kain. Ewan ko. Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Okay lang. Nandang yung seat. May daan. Dito? Ngayon mga kalingap, nag... Sindali lang ha, naloka ako. Look ano naman ng Amazing Janice. Well, grabe guys, this video. Grabe, sa totoo lang, sobrang sulit na naman para sa akin. Di ba, kahit ganun lang, di ba, iba talaga yung impact sa akin eh. Sa totoo lang, sabi ko nga, ito yung mga iniintay ko na mangyari in present na sabihin ni Rachel na mahal niya si Roel, di ba? Pero guys, tingnan nyo, iba na yung impact. Kasi kung pinapanood natin sila everyday at yun yung marinig natin, ay nako, grabe, mabaliw-baliw talaga tayo, as in. Kaya balikan nyo dapat siya, as in. Mas kikiligin kayo, as in. Nag-workout po yung dalawa, magkasama sila ni sila Ruel and Rachel. Pambira ito. Tigas ng puso. Pambira ka naman, Dr. Love. Hindi mo pinigilan yung sarili mo eh. Bakabash ka na naman yan, Dok. Bakabash ka na naman. Siguro maghingi ka ng tawad. Wala naman ako dapat hingi ng tawad dahil sinasabi ko lang naman lahat ang totoo na sinasabi ko. Hindi naman ako nagsisinungaling sa inyo. Kayo na ang bahalang humusga doon sa mga nasabi ko. Pero yun ay based on my experience talaga. Okay na. Hindi ba pride na lang yan? Hindi ba pride na lang? Ay, di ito pride. Talagang ito ay katotohanan lamang. Wala akong tinatago sa akin pagkatao. Oh! Si Patrick. Oh, andyan na pala si Patrick. Paano mo nalaman nandito kami? Siya talaga. Ang nababagay. Tinawagan mo to? Oh, tinawagan ko. Kasi siya ang nababagay kay Rachel. Siya talaga ang nababagay kay Rachel. Tingnan nyo naman. Guwapo. Matangkad. Tago sinong. Parang ako. Bagay na bagay kay Rachel. Saan galing bro? Baka may pasok yan. Inanong mo. Magano lang po ako na practice lang. Pero gusto ko po sanang sumali sa Kalingap para makasama ko lagi si Rachel. Oy! Pambira. Tama yun. Bakit? Tama yun. Bakit? Dito tayo, naidadaan dito tayo. Bakit gusto mong sumali sa Kalingap? Siyempre po para makasama ko ang best friend ko. Siyempre bilang kaibigan, eh gusto ko siyang protektahan. Nagsabi ba ito sa'yo? Hindi. Na gusto mo sumama? Oo, oh, nagpaalam yan. Kaya nga nagustuhan ko rin naman siya kagad. So, pasado siya. Pasado siya sa Kalingap talaga. Hindi, siguro ano, pag may Kalingap serye, pwede siya sumama. Ah, okay. Mas pwede. Okay lang ba sa'yo? Total, grabe naman yung pag-aalala mo sa best friend mo na si Ray. Actually, andun sila Rachel. Nag-workout yung dalawa. Nanap mo? O, kanina pa. May modeling pa nga po ako mamaya eh. Malilate na. Eh siya? O, alas 7 po yun. Kawawa naman yung bata. Kawawa naman to, bro? Yung bata ko. Tinawagan mo pa kasi. Hindi, kasi gusto ko lang na ipakilala kay Rachel. At nang sayang naman yung pag-uob pagkakataon na makikilala niya ng gusto at lubusan si Rachel. Hindi. Ano na kami nang bahala kay Rachel. Ano naman, siyempre, bilang ano, mga kuya niya, hindi naman nagpapabayaan sa Rachel. Ano, alam ko, naiintindihan ko na gusto mo siyang palaging kasama, gusto mo siyang protektahan, siyempre best friend mo. Ano. Pero ngayon, kailangan ka na dun sa ano, ito, pamasahe mo. Salamat, Yarap. Kasi, nabahala ka pa dito. May modeling pa pala to, okay, Dr. Love. Okay lang, basta mag-ingat ka kung saan ka mapupunta, pero tinatandaan mo lagi na ikaw ang niririto ko kay Rachel. Si ibay mo talaga, Dr. Love. Sige na, atin mo na to, bro. Ay, hindi na po, Kuya Rob. Magta-tricycle na lang ako. Sige na. Si Rachel? Ha? Asan po si Rachel? Magpapaalam saan ako. Ay, kami na lang, masabi. Sige. Ha? Masabi po, ingat siya. Kami na lang, bahala.
Hindi, mabuti na lang nun na pinagtuloy ni, ano, ni Kalinga Prob yung serye na ito. Kaya... Malaking tulong din ito para sa inyo ba? Oo naman, sobrang laking tulong. Kaya... Salamat. At salamat din kayo, no, kay Kuya Bal. Kaya... Sa pagbigay din niya ng paindulot para ipagpatuloy ito. Kala ko hindi na magpatuloy yun. Nakakamiss yung ano natin, yung mga sama natin, kagaya nito. Yung mga vlog natin. Di ba? Kaya nga. Ano ba? Malaki bang tulong sa inyo ito? Oo naman. Dito kaya kumukha ng pang-araw-araw naman. Ah, kaya yung sabi ni Trixie nga. Kasi ikaw yung breadwinner sa inyo. Kaya nga nung ano, ang sabi ni Kuya Rob na ititigil. Ang naramdaman nga. Siyempre, nalungkot. Pati din ako. Kasi nga ano, part na ito sa ating pag-vlog, sa ating... yung karir baga na makakatulong din sa inyo. Sa inyo pang-araw-araw. Kaya pero ano naramdaman mo nung nag-chat si Kalinga Prob na meron tayong vlog sa araw na ito? Nabigla ka? Nabuhayan, nasiyahan. Wow. Nasiyahan. Oo guys, kasi parang isa na rin to sa mga ano eh, source of income ni Rachel. And guys, this is the way din talaga para to earn views dun sa mga ano niya, mga vlogs na for sure that moment. And supporters na rin talaga. Okay, kaya nga guys, alam nyo, sa totoo lang, maganda rin kasi yung platform na ano, na parang si Rob is nandyan pa rin to guide them. Kasi doon naman sila talaga nanggaling, which is yung Kalingap serye na yun eh. Sabi ko nga sa inyo guys, you need to continue to share and watch their videos. Kasi guys, kung kayong fans, eh, kayo lang din yung umiikot sa isang community at hindi nyo kinakalat yung pagiging fame nila at regarding about sa kanila, well, hindi lalaki yung community nyo. Kailangan nyong palakihin yung community at the same time, kailangan nyong iparating sa iba kung anong meron sila. Diba? Kasi kung kayo as a fan, kilala nyo na sila, kailangan mas spread nyo yan. Diba? Kasi, guys, hindi pwedeng ano eh, mag-stick tayo eh. Kailangan talaga kumalat yan. Sabi ko nga, kailangan mas makilala pa sila, mas marami pang maka-notice na ito yung platform ni Rowell, ito yung platform ni Rachel, diba? Ito yung ginagawa nila. Well, para mas dumami talaga yung fans, guys. Kasi okay yun, yung sobrang daming fans, sa totoo lang, as in, tuloy natin. Siyempre, ano, kala kasi matitigil na talaga. Iniisip ko kung saan ako kukuha ng susunod na ano namin, pang-basos namin, gano'n. Kaya nga, isa din sa ano, talagang purpose din bakit pagpatuloy ito. Kasi marami din mga naghihintay sa atin na mapanood yung serye na ito. Ang dami mga sa akin. Diba? Marami yung mga nag-chat sa akin. Talagang punong-puno yung mga messenger ko tsaka FB page. Hindi ko, sinasabihan ko na lang na... pag ano lang, maghihintay na sila kung anong susunod na mga mangyayari. Kasi yun na nga, muntik na matigil din. Pero ano, talagang believe ako sa'yo. Kasi nga pinapayuhan mo na ako about sa mga bashers. Mas lalo ka nang tumatatag. Siyempre, ganun din sa akin. Dapat, ikaw din dapat ganun. Yeah. So, talagang nakakatulong din yung mga napanahon. Yung mga payo sa'yo noon. Medyo na-adapt mo din. Tapos ngayon, sa akin mo na pinapayo. Oo. Kailangan mo din kasi na-adapt sa sarili mo. Yeah, maraming salamat, Gap. Salamat. Pero, kumusta na pala yung mga bashers mo? Kumusta na intindihan? Ayun, nandiyan pa din. Nandiyan pa rin? Tinatext pa rin ako. Pero ano yung plano ng tito mo? No? Yung lalapit sa legal action, yung cybercrime? Sabi ng tito ko, ipunin ko lang doon yung mga sabi sa akin. Okay. Ayun, iniipon ko naman. Ngiti ko, ngiti dyan. Hindi lang. Namimiss ko lang yung ganitong scene. Oo. Na-miss ko to. Na-miss kita. Bakit ba ako'y laging ganito? Okay lang yan. Ano na? Natatakpan ng mga ulap. Ginagawa ko dito. Bibili ako dito, bro. Lagi ako na patuloy. So sweet.
akin na lang ako sumusunod sa'yo. Mahal kita, yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Ba't naiiyak ka na dyan? Nabusog ka na? Masarap ba? Oo. Tara, may pupuntahan tayo. Masarap tayo. Basta. Bakit ba ako'y laging lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto ko. Lagi kitang inaalala. So yun mga kalingap, pasok na kayo. Pasok na kayo. Ano Rachel, what are you feeling right now? Webal! Webal? May bisita? Nandito sa labas, bisita mo. Oy, grabe yan ah. Sobra akong na-excite dyan ah. Looking forward sa video na yan. Ano na ba yan? Yan na ba yung episode 6? Hoy, grabe naman! Sobrang na-excite ako guys at the same time talaga. As in, ibang klase yung naramdaman ko for today. Grabe. Sa totoo lang, sabi ko nga, yung alam niyo yun, yung pagkanega ng first part, tapos nandun tayo sa middle part, which is yung sinabi ni Rachel na mahal ko si Ruel. Grabe yun! Sobrang nabura lahat ng nasa utak ko na yung pagkainis ko. Kasi nga, ibang klase lang talaga as in. Pero alam niyo, sabi ko nga, kahit na sinasadya yung video na yun, scripted man or hindi man, okay, ang mahalaga sa akin, yung nararamdaman niyo. Hoy, grabe! As in, hindi ko kinakaya. Well, grabe, sa totoo lang, sobrang nag-enjoy na naman ako for today. Hindi ko naman kinakaya. Guys, balikan nyo, I suggest, balikan nyo bawat video nila. Kasi lahat ng mga gusto nating mangyari in present, nangyari na pala before yan. Yung mahal kita, yung magkasama sila, magkahawa kamay. Lahat andun eh. Well, anyway, sobrang saya lang for today's video. And ayun na nga guys, kung nagustuhan nyo ang aking reaction video for today, ayan, please don't forget to like, share, and drop your comment after watching this video. And again guys, this is Amazing Janice, ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day everyone. Bye guys!